Hello guys, so ang video po natin ngayon ay tungkol sa pagkakabit ng busina o loud horn. So bali, ito po ay ginagamitan ng relay. So bali, unang topic natin ngayon sa video ito, paano ikabit ang relay. Makikita po ninyo dito sa ating iginuwit na diagram, may apat na guhit. Tatlong guhit yung pababa at isang guhit yung pahalang na siyang kumakatawan dito sa ating relay. Makikita nyo, tatlo yung pababa at isa yung pahalang. So bali, parang ito din yun, ganyan yan. Etong pahalang, number 87. Etong nasa kaliwa, number 86. Etong nasa kanan, number 85. At yung nasa baba, number 30. Kaparehong kapareho po ng numero na nandito sa ating relay. So paano ba ito ginagamit? So makikita nyo dito sa tabi natin, meron tayong busina. Okay. Yung kulay pula na wire, ito po ay positive. At yung kulay itim na wire, ito po ay negative, o yung tinatawag natin na body ground. So bali sa video ito, papakita natin kung paano siya ikabit. So etong kulay red na wire, ito po ay ikakabit natin dito sa number 87 na pahalang na guhit. Yan po ang ating palatandaan. Ito ay dito po ikakabit sa number 87, etong pulang wire. So bali makikita nyo, nakaprogram na yan. Red wire, pareha siyang positive, magkabila, negative and negative. Dito naman po sa busina, kahit magkapalit po yung wire, kahit mapunta dito yung negative, okay lang. Kahit mapunta dito yung positive, okay lang. Sa kabila, ganun din. Mapunta dito yung negative, okay lang. Mapunta dito yung positive, okay lang. Kahit magkapalit yan. So, bali, eto po. Positive and positive, negative and negative. Okay. Eto po ay ikakabit natin dito sa number 87. Tapos, eto po ay body ground. Ngayon, etong 86 and 85, ito po yung original wiring ng busina. Ngayon, yung number 30 naman po, ito po yung linya na galing sa baterya. Yan po ang ipakikita natin mamaya. Okay, para po sa pagpapatuloy ng ating video ay ito, kinabit na natin siya para ma-sample na natin. Ito po yung red wire na positive. At yung ating pong negative, ayan po, ay ikinabit na natin siya sa ating body ground. Naka-ground na siya. Ito po. Ayan. Ayan po yung negative. Okay. At ito yung positive. Okay. Game. So, makikita nyo, ito po yung dalawang wire na nakakabit sa busina. Ayan po. Na pagka pinindot natin yung busina, tutunog ang busina. Ayan, tumunog ang busina. So bali, yan dalawang wire na yan, bubunutin po natin. Ito po. Ayan, binunot na natin yung dalawang wire at ikakabit po natin iyan dito sa relay. Kagaya po ng sabi ko kanina, etong nasa dalawang gilid po na ito, na number 86 at 85 po, diyan po ikakabit yung ating original wire ng busina. So ito yung dami nakaharang. Ito po yung original wire ng busina na hinugot natin dito sa stock na busina po. Pag kinabit natin yan dyan at ikinabit natin to dito sa kabila, ayan po, number 86 and 85 po, ito po ang mangyayari. Ayan, naririnig nyo po, ayan po, lumalagitik na yung ating relay. Ayan, gumagana na siya. Ayan. Ganun lang po siya kasimple. Pag binunot natin to, binalik natin siya sa busina, tutunog ang busina. Okay, sample. Aha, ayaw mailak. Ayan. Okay po. Tapos ibabalik natin siya dito sa relay. Yung number 86 and 85 po, iyan po, kahit po magkabaligtad tong dalawang wire na to, kahit magkabaligtad silang dalawa dyan, yung number 86 and 85, okay lang yan. Okay. Ngayon, ito naman po yung isang wire.
Etong wire po na ito, ito po ay galing sa baterya. Positive. Positive ng baterya. Nakarekta siya dun. So, bali ito ay live wire. Pakita natin. May test light tayo dito. Ito ay live wire na nakadirekta sa positive ng baterya. So, ayan. Kitang kita. Okay. Buhay siya. So, bali yan po ay positive. Nakadirekta sa baterya. Iyan po yung ilalagay natin dito sa ibaba ng relay. Ito po. Ayan. Diyan lang natin siya ikakabit. Sa ibaba. O, kita naman po siya sa video. Ayan. Magkabilang gilid, 86 and 85. Yung nasa baba, iyan po yung number 30. So, number 30 galing baterya. So, okay na. Isa na lang ang kulang. Dito na natin siya ilalagay. Okay. Sa number 87. Ganun lang po siya kasimple at tutunog na po iyan. Ayun, tumunog na. Okay. At eto rin po, number 87 and number 30, wala rin po yung problema kahit magkabaligtad. Papakita natin. Galing 87, bunutin muna natin. Ilipat natin tong galing sa 30, papunta sa 87. Ayan, iyan yung galing baterya. Ilipat naman natin siya dito sa baba. Teka, ayan, nabunot. Okay, eto siya, galing sa taas yan. Lipat natin sa baba. Tapos may nabunot dito sa taas. Ano ka ba? Ba't ka nabunot? Ayan. Okay. At eto naman galing sa baterya na ito. Lagay natin siya naman sa taas. Ayan. Nakakabit na siya ha. At pag pinindot mo yan, ayun po, tumunog pa rin po. Wala pong problema yan kahit magkabaliktad. Kahit itong dalawang to, pagpalitin mo sila ng pwesto, yung dalawang nasa gilid, 86 and 85, ganun pa rin po, okay pa rin po iyan. Basta alam natin yung tamang posisyon. Okay, basta pinakang palatandaan dyan, yung pahalang naguhit, yung 87, para hindi tayo malito. Galing sa busina, ilagay natin sa 87. Ayan. Tapos, yung galing sa baterya, positive, nakadirekta sa baterya, lagay natin sa number 30. Tapos, yung wire na galing sa busina, magkabila lang. Hayan lang po. Okay. Ganun lang po siya kasimple. At tayo ay may loud horn na. So, bali sa videong ito, ayan po, naipakita po natin kung paano magkabit ng malakas na busina gamit ang relay. Tapos, lalagyan din po natin ito ng selector. Selector, para saan yun? Pwede kang mag-stack horn. Pwede kang mag-loud horn. Gagamitan natin siya ng hollow switch kung paano siya lagyan ng selector. Siguro sa next video na yon para mas detalyado. So, bali eto, kung paano magkabit ng loud horn na gamit ang relay. Okay? Salamat po. Stay safe. God bless. Hello guys, so sa video natin ngayon tayo ay magpapalit ng battery, magkakabit ng malakas na busina, alarm, mini driving light, tsaka magpapascharge tayo. So bali, paghihiwa-hiwalay natin yung mga video, yung sa busina, sa alarm, sa mini driving light, yung pascharge para mas maipaliwanag natin ng maayos. So bali, pinakita ko lang muna yung mga materials na gagamitin natin.